aking experience dito sa JM. Para sa mga hindi nakakilala po sa akin, ako po ay nung araw ay stock clerk sa SM. Ayan. Meron po ba dito nagtrabaho sa SM? Meron? Ah, wala? Okay. Naging factory worker din po ako sa EPSA sa Cavite naman. Meron po nagtrabaho dito sa factory? Ah, meron. Mga nagtrabaho sa factory. Okay, tapos nagtrabaho din po ako sa Philippine Airlines as dishwasher. Meron po ba ditong naging dishwasher na yung trabaho niya? Sa bahay. So yung iba sa bahay, dishwasher, ano? Ayun, ako dishwasher ako sa Philippine Airlines in-flight. Diyan sa may, yan, sa may NAIA, ano? Then, ang huli kong trabaho, yung pinakahuli kong employment experience is sa call center. Kasi sa call center, medyo maganda yung sahod dyan kahit na wala kang diploma. Kasi wala akong diploma, hindi kasi ako nakatapos ng college, ano? So, ayun, meron po ba dito mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, walang diploma? Ah, meron. Okay. So, ang mindset ko kasi nung araw, kailangan maganda makapagtapos ka, may diploma ka. Tama o tama po? Kasi ganun yung pagpapalaki ng maraming Pilipino sa kanilang mga anak. Kaya pag mababa ang grade, kawawa. Tama po? Pinapalo, tama? Oo. So, hindi ko alam na isa pala sa factor ng success is hindi lang yung pinag-aralan mo. Nung napunta ako sa negosyo na to, in-encourage kasi kami sa FDI na magbasa ng mga libro. Mga libro na hindi ko nababasa nung ako'y nag-aaral pa. Kasi sa school kasi, ang mga librong pinapabasa, di ba, yung mathematics, tama po? Yeah. Science, Filipino, English, yung mga bagay na hindi nagagamit sa pang-araw-araw, tama? Yes. Imagine mo, from elementary to college, pinag-aralan mo pa paano mag-compute ng momentum, ng speed, o si Rizal, pero hindi naman nagamit sa tunay na buhay. Correct or correct? Correct. Nagpakadalubhasa sa isang bagay na hindi magagamit sa buhay. Yes. Tama po ba? Yes. So, ayun. Nung napasok ako sa negosyo na to, marami akong librong nabasa na ang sabi doon, para maging successful, kailangan daw malakas ang loob mo. Matapang ka. Hindi sinabing matalino. Eh ngayon, sa dami kong nabasang libro, inobserbahan ko din yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, marami hindi nakapagtapos, puro college drop out. Anong pinagsabi ng college drop out? Pinaliwala nila yung pag-aaral. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga, pero pinaliwala nila. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Tama po, tama po? Tama. Kaya yung mga magulang na pinapalo yung mga anak, pinapagalitan kapag mababa yung grade, parang sa akin, hindi pa ako ganun na magulang. Kasi ang tinitignan ko doon sa anak ko ngayon, dapat matapang. Hindi mataas ang grade. Importante, malakas ang loob. Yun ang dinidevelop ko sa anak ko. Yung wala siyang kinakatakutan kahit na madapa, kahit na masaktan, okay lang yan, bangon ulit. Nakala niyo po? Ayun. Eh sa negosyo na to, kailangan ba yun? Yes. Kailangan. So, nung nakita ko yung negosyo na to, alam niyo po, dahil palibasa, hindi ako takot mag-fail. Meron po dito yung takot na mag-fail. Yung takot magka-70 na grade, 75. Pag may ganun ka ng takot, takot yun. Nakuha niyo po? Takot mag-fail kasi yung mga ganun tao. Eh, sinabi dito, napkin. Eh, syempre, hindi naman ako na-napkin, di ba? Correct, correct. Hindi naman halata, no? Nag-panty liner, tama? Okay. So, nung nakita ko yung produkto, nagandahan ako. Pero hindi ako natakot tulad nung ibang mga lalaki na napresentan dito, na nahiya. Nahiya sa sasabihin ng ibang tao. Yes. Eh ako, palibasa, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Nag-join ako. Nakuha niyo po? Yes. Okay, mga office mate ko na sinabi sa akin nung ini-invite ko dito, nahihiya. Alam niyo, nasa call center pa rin sila hanggang ngayon. Ako naman, ilang bansa na yung napuntahan ko. Oh, tapos ilang, ang dami na po nangyari sa buhay namin. Sila nandun pa rin dahil sa takot nila. Dahil lang sa takot. Kaya hindi umaman. Takot na takot. Natatakot may scam. Ano, hindi naman scam. Yung scam, hindi natakot. Alam niyo po yung, sorry, baka meron dito member ng Kappa.
Okay. O, diba, galit na galit sila kay Presidente, yung mga kapa member, galit na galit sila kasi, bakit ganun? Inaano daw yung, ano nila, yung ministry nila. Hindi ka pa matuwa, dapat matuwa ka kasi nga pinapasara. Kasi yung Presidente, sinusubaybayan niya na huwag mapahamak ang marami. Nakuha niyo po? Yes. Sabi nung isa, nakita ko dun sa nag-comment. Dapat sa JM na lang kasi kayo nag-member. At least hindi pa mapapasara. Nakuha niyo po? Yes. Kasi legal po tayo nag-operate worldwide pa. Yes. Correct or correct? Yes. Bali, doon hindi natakot. Dito natakot. Tama, tama po. Wow. Eh ngayon, non-operational, eh lahat, yung mga nag-invest ng million, nag-invest ng 100,000. Wow. Eh, imagine niyo ba, hindi sila natakot. Nagsanlapa, ito pa nakakainis nito, sabi ni President Duterte. Sorry, pumunta ako sa segue na to ha. Diba namahagi si President Duterte ng mga lupain sa mga farmer? Yes. Binahagi ang ka, wala kang utang na loob. Tama? Nasabi nila, Presidente, ito lang yung kinabukasan namin sa kapa. Papasara mo pa. E binigyan nga kayo ng mga lupain, eh, Presidente. Kasi yun legal, yung pagbibigyan ng lupa. Tama, tama po. Tapos sabi ni Presidente Duterte, malamang ko lang na yung binigay kong lupa, sinanlak mo dahil dyan sa kapa. Nakuha niya po? Sabi ko, mali talaga ang tao. Gusto nila mabilis na pera. Yung legal, yung ganito, ayaw. Correct or correct? O kaya, yung pera ninyo, alam nyo na kung saan nyo po ilalagay, ha? Doon tayo sa? Tal. At makaka? Tulong. At makaka? Galing. Ano? So, dito po, bulsa ninyo gagaling, katawan ninyo gagaling. Yes. Hindi kayo mga ngamba na pagdating na baka ipasara, baka ganito, wala. So hindi kayo may stress tulad ng iba. Tama. Baka maraming magpakamatay nito kasi yung iba, million yes. Million. Yes. Mm-hmm. Nakita nyo ilang million-million na ano? Invest? Oh, dun. Ito po ang prinsipyo sa networking. Pag nag-join kayo, tanda nyo po ito ha. Ito po prinsipyo ko to since ever since eh. Pag naglabas ka ng pera, make sure kung 10 million nilabas mo, may hawak kang produkto na kapalit, hawak mo talaga physical ha, na 10 mil yung halaga ng produkto. Para just in case magsara yung kumpanya, hindi ka iiyak-iyak tulad ng mga nasa kapa. Tama. Kasi hawak mo yung produkto. Tama. Nakuha niyo po? Yes. Okay, dito po, pag nag-invest ka, like yung napkin, 3,450 lang yun, pero ang hawak mo, 6,400 yung produkto. Yes. Oh, amazing. Oh, magsaraman ng JM, di naman natin hinihingi. Magsaraman, may nanloko ba sa'yo? Wala. Nalugi ka ba? Yes. Eh, di tulad nung iba, nag-invest ng 100,000, nagsara ng operational, iyak ka talaga. Correct or correct? Correct. Kasi nyo po ilalagay ulit yung pera ninyo? Yes! Thank you very much. Yes! Thank you very much, GMY Carrieta! Totoo po yung sinabi ni GMY Carrieta kasi meron po akong kakilalang nag-invest sa kapa. Yes! At ang invest po niya is 50,000 pesos. Yung in-invest po niyang yun is month of May niya in-invest. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, oh, nag-pay out ka na ba? Hindi, hindi pa daw siya nag-pay out kasi langanin na nga sa news. Sabi ko po sa kanya, sabay yun, kami ah, May siya. Sabi ko, alam mo ba, kasabay lang tayo, di ba? Meron ako mga pinurchase nung May. Nung mga pinurchase, yung mga pinesentahan ko ng May, bumili, nag-register na. Kung sumabay ka sa akin, yung 50,000 mo, ginawa mo sa JM, ngayon, kahapon po? Friday? Di ba pag Friday, ano yung Friday sa atin? Cheque, di ba? Commission. Sabi ko, oh, ano, nag-pay out ka na? Hindi pa. Ay, ako nag-pay out na Friday. Sabay lang tayo. So, totoo po yung sinasabi ni GMY Carrieta. Instead of putting there, magpapatunay po ako, let's say nyo lahat, na pag dito mo siya nilagay at winwork out mo po siya, mag-pay out ka po, sure, dito po sa JM kaysa sa... Iba, iba na lang, huwag nga kapapa.